Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nila ang Diyos, ang mga ito, dahil sa kanilang angking karigtan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng bagay na iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Punamangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsisikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, luba silang naaki sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, dapat din nilang makilala ang Panginoong may likha sa lahat. Ang salita
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay na si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ng isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya upang magbigay pugay, magbigay galang sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila merong pinapaalala sa atin na alam ko naman na alam nating lahat. At ano po yun? Na lagi tayong merong Diyos na mabuti. Pakitandaan po at huwag nating kakalimutan na ang Diyos na meron tayo ay Diyos na mabuti. At hayaan po ninyo na simulan po natin ang pagninilay sa gabing ito sa isang kwento na aking nabasa. Meron daw pong isang mag-asawa, no? Lalaki at babae. At isang araw, ang kanyang mister ay nag-aalmusal. At habang nag-aalmusal yung mister, nakatapat siya sa kanilang bintana. At nakita nung mister sa kapitbahay nila na tila madumi yung mga damit na nakasampay. Kaya sinabihan niya yung kanyang misis. Ang sabi niya dun sa kanyang misis, sabihan mo nga yung kumari mo. Turuan mo kung paano maglaba. Kasi napapansin ko yung damit na kanilang sinasampay doon sa kanilang sampayan, madumi. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aalmusal muli ang mister, tinawag niya yung kanyang misis. At ang sabi niya sa kanyang misis, buti naman, sinabihan mo na yung kumari natin at tinuruan mo kung paano maglaba. Ang sabi ng misis, wala pa akong sinasabi. Ang ginawa ko lang, linisin yung salamin ng ating bintana. Sa madaling salita mga kapatid, yung mister ang nakikita ay yung karumihan ng iba. Ngunit hindi niya napagtanto na kaya madumi ang tingin niya ay dahil madumi yung kanilang salamin sa bintana. Madalas mga kapatid, ganyan din ang disposisyon natin bilang mga tao. Kapag tumitingin tayo sa ating kapwa, ang una nating kagad napapansin, hindi ang kabutihan. Madalas ang napapansin natin, yung kapintasan, yung pangit, yung hindi maganda, yung pagkukulang, yung pagkakamali. Di ba kapag tumitingin tayo sa kapwa, madalas yan ang una nating napapansin. Pero mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin may taglay na karumihan, may taglay na kapangitan dahil ang bawat isa sa atin nagkukulang at nagkakasala. Kaya nga minsan, mas maganda na bago ka tumingin sa pagkakamali ng iba, tingnan mo muna ang iyong sarili. Pero pinapaalala din sa atin sa araw na ito na sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagkakamali sa buhay, ang bawat isa sa atin may taglay pa ding kabutihan. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. Di ba lahat ng nilikha ng Diyos? Maganda, mabuti. Kaya ang bawat isa sa atin, madapa man tayo sa ating pagkakasala, magkamali man tayo sa ating buhay, maging pangit man tayo minsan sa ating buhay, pakitandaan, meron tayong Diyos na mabuti at ang Diyos na mabuting ito ang siyang naglikha sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Kaya pakitingnan niya ho ang katabi. Bakit parang ayaw ninyo? Huh? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Huh? May nakikita ka bang kabutihan? Dapat lang.
No, sana lang. Dahil ang bawat isa sa atin ay tunay na nilikha ng Diyos. At ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Kaya nga kung titingnan natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus binalikan ang kwento ni Noe at ni Lot. At alam ho natin marahil ang kwento ni Noe. Sa Ingles, siya po yung tinatawag, siya ho si Noah. At alam natin ang kwento patungkol kay Noe. Siya ho yung gumawa ng arko, ng barko upang iligtas ang mga tao. Pero ano ang nangyari sa kanila? Yung mga tao hindi sumunod, pinagtawanan si Noe. At ano ho yung ipinapaalala sa atin? Kung meron tayong taglay na kabutihan sa ating mga puso at isip, damhin natin iyon. Matuto tayong makinig sa Diyos at sa ating pakikinig sa Diyos, hinahayaan natin na lumabas yung kabutihan sa ating mga puso. Dahil oras na hindi na tayo nakinig sa Diyos, anong mangyayari? Madadapa tayo sa pagkakasala. Oras na hindi na tayo sumunod kay Jesus, ano po ang mangyayari? Tayo po ay mawawala at maliligaw ng landas. Kaya ang panawagan sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung meron kang taglay na kabutihan, damhin mo. At paano mo dadamhin iyon? Magbalik loob ka sa Diyos. At sa iyong pagbabalik loob sa Diyos, tunay ngang lumalabas ang kabutihan sa puso natin. Kaya nga, mga kapatid, kung gusto nating tumahak sa tamang landas, matuto tayong makinig sa tinig ng Diyos. Alam niyo po, minsan, ang mga bata, sinasabihan naman yan ng mga magulang. Di ba minsan ang mga bata, sinasabihan ng magulang, huwag kang tatakbo, baka madapa ka. Pero ano ang minsan ginagawa ng mga bata? Tumatakbo pa rin, ayaw nilang makinig. Kaya kapag nadapa sila, ano ang sasabihin ng magulang? Di ba sinabi ko na? Di ba sinabi ko na? At ganyan din ang Diyos sa buhay natin. Lagi naman may pagpapaalala. Lagi naman tayong sinasabihan. Pero minsan, tayo ang nagiging matigas ang ulo. Pero mga kapatid, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, may taglay pa din tayong kabutihan dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang hilingin natin sa mahal na poong Jesus Nazareno, na madama natin ang kabutihan, kabutihan na kagaya ng kabutihan ng Diyos, kagaya ng kabutihan ng mahal na poong Jesus Nazareno. At kung madama natin yon, tayo ay magsusumikap, magpakabuti. Tayo ay magsusumikap na maging tunay na mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Amal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at hinahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa ating nang wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito ay siya'y pinagpawisan ng dugo, ay naghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo.
Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isip, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan sa krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ng ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Diyos nating na nasa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ngayon na
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mabuhay, O Jesus.
mayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo kami, umaasa. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ikalima ng hapon kapag Lunes, Webes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI of Entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guide. Isulat naman po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito.
sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.